Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang aming pagpupuri amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakadakila ng iyong pangalan. Maraming salamat po sa patuloy na habag, pag-ibig, pagpapatawad mo sa aming mga makasalanan. Sa mga oras pong ito, kami po'y lumalapit na may kababaang loob upang ang binhi ng iyong mabuting balita ay maitanim sa aming puso. Maraming pong salamat sapagkat di kami karapat dapat, pero ang iyong mga salita ang magbibigay ng pag-asa, ng kapahingahan sa aming mga dinadalang pagsubok sa buhay. Lumapit po tayo na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa ating Ama. Ama, patawarin mo po ako sa mga pagkukulang at kasalanan na gawa ko po sa nakalipas na mga oras. Humingi po ako ng paglilinis ng aking puso, ng aking isip. Gamitin mo po ako bilang instrumento lamang na daluyan ng iyong mabuting balita. Ang iyong banggin ko, dahil bigyan mo ng karunungan. Upang sa ganon, ang karunungan yan na nagmumula sa iyo ay maibahagi sa iba. Ganyan din, Lord, dinadalangin ko ang makakarinig ng Saturday Gospel. Yes, Lord, ilang minuto na lang ay panibagong araw na naman kung ito'y lolobin. Ngunit bago sana kami matulog at patapos ang araw na ito, kami mabusog sa iyong mabuting balita. Ano po man ang mga dinadala naming sakit sa kalooban, mabibigat na problema, maaaring mga sakit, mga lalahanin. In Jesus' name, tanggalin mo, Lord, sapagkat sa mga oras na ito na nanalig kami, nakapuspusan ng Banal na Espiritu ay narito. Come, Holy Spirit, we need you. Ang isang Espiritu Santo na iniwan mo, Panginoon Jesus, na ngayon ay kasakasama namin upang gumabay sa amin sa paggawa ng kabutihan.
Patuloy po kayong kumilos ang kapangyarihan sa online tiging na to, sa Facebook Live na ito, na kung saan tayong pangalan mo lamang ang gusto naming maitaas. Ang tinig spiritual ang gusto naming mapakinggan. Ang spiritual na pagpapagaling ang gusto naming maranasan. Salamat Panginoon sa di mabilang na biyayang pinagkakaloob mo. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat. Patuloy kang kumilos sa mga darating pang minuto. Ang lahat ng ito idarain ko sa iyo, Ama. In Jesus' name, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Babala laban sa pagpapaimbabaw. Samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, hanapat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebedura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatagaw na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo, kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong halaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong pinagpalang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa Word of God Daily Gospel. At ngayon po ay October 20, 2023. Friday Gospel, ang ating pong pagninilayan bilang pagkaing espiritual natin sa araw na ito. At ito ay nagmumula sa kay San Lucas, chapter 12, verses 1 to 7. Ito'y tungkol sa babala laban sa pagpapaimbabaw at ang dapat katakutan. Amen. Pakishare po itong daily gospel na ito, itong Saturday gospel. Friday gospel. Nasa isip ko na Saturday na. Friday pa lang gospel. Na kung saan ibahagi natin ang mabuting balita sa social media bilang pagsunod sa utos ng Diyos na ipinaganap ang mabuting balita. Huwag po tayo makontento na tuwing linggo lang nagsisimba at nakikinig ng gospel. Kailangan po araw-araw bilang pagkain po nating spiritual. Kamukha nga po ng sinabi ng Panginoong Jesus, hindi lang po tayo dapat na nabubuhay sa tinapay lamang kundi sa bawat salitang namumutawin mula sa bibig ng Diyos. And of course, busog tayo buong maghapon,
maga, tanghali, gabi, hapunan. Iba, nagbi-midnight snack pa eh. So, dapat lang naman po na bigyan din natin ng pagpapahalaga ang ating espiritu o spiritual life. Kasi bilang tao naman ay tayo binubuo ng katawang lupa, espiritu at kaluluwa. So, ako nga po pala Sister Angelica Dorde at ako po isang Katoliko. So, balikan po natin yung gospel. Amen. Sabi nga dito eh, babala laban sa mga pagpapaimbabaw. So, ibig sabihin po ng pagpapaimbabaw yung pagkukunyari, hindi nagiging totoo sa sarili, may tinatago sa language natin, plastic, eh, di ba? Yan narinig natin na isa sinasabi natin sa isang tao, plastic ka, mapagpaimbabaw ka, sinungaling ka, ganun po ba? So, alam naman po natin na ang Panginoong Jesus, kapag siya po ay nangangaral ng mabuting balita, talagang napakaraming tao po ang mga sumusunod sa kanya. Amen. Parang ano-ano, naalala ko tuloy yung election na pagka merong pagpupulong yung mga tatakbong presidente, eh naku naman talaga, dagsang tao. Dagsang tao. Maaga pa lang, andun na sila, wala pa yung kandidato, nandun na. Nakita mo yung devotion ng mga Pilipino sa politika, talagang sinusuportahan. Eh, matalo, manalo, sinusuportahan. So, just imagine, sa panahon ng Panginoong Jesus, kung gaano kadami yung mga taong sumusuporta at naniniwala sa Kanya. Pero, hindi rin naman lahat. Hindi naman ibig sabihin na napakadaming tao doon sa harapan niya o hanggang likod niya. Eh, lahat yun ay naniniwala. Meron din mga bumabatikos. At number one ng mga bumabatikos sa Kanya ay mga Pariseo o Eskriba. Na talaga namang naturingan na nakakaalam ng kasulatan ng salita ng Diyos, pero sila pa yung number one na mapagpaimbabaw. Kasi itong mga nakaraang gospel po, to puro tungkol sa mga Pariseo at Eskriba yung pinapapunto o talagang sinasabihan ng Panginoong Jesus ng mga ginagawa nilang hindi maganda. Amen? So, itong mga alaga na ito, ay mga alaga na ito, itong mga Pariseo na ito, parang silang ano, yung lagi silang nag-aabang. Tinitingnan nila kung ano pwede nilang maipula sa Panginoong Jesus sapagkat maliit ang tingin nila sa Panginoon. Kunyari lang sila, no? Kunyari lang sila na nakikinig, pero kung tutuusin, naingit sila. Kasi hindi nila magawa yung ginagawa ng Panginoong Jesus. Ano ba yun? Yung mga himala, pagpapagaling, pagkakasaot ng mga demon, sino na magawa yun? Eh, maraming tao naniniwala sa Panginoong Jesus. Kahit sabihin pa natin na hindi naman siya ka-level ng mga Pariseo. Kasi mga Pariseo, magaganda ang mga damit niyan. Mararanya, mataas ang pinag-aralan. Samantalang ang Panginoong Jesus, alam nila na anak lang ng karpintero, napakasimple ng suot. Amen? So, lagi na lang sinasabi ng Panginoong Jesus when it comes to mga Pharisees na mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Kasi nga, itong mga Pariseo na to, marami silang naluloko na napaniniwala nila na, oh, kami, nakakaalam kami ng kautusan, ha? Mga dalubhasa kami sa kasulatan. Ha? So, dapat kayo sumunod kung ano ang ipinag-uutos ng batas ng Diyos. Amen? Kumbaga, ang tingin nila sa kanila, kahit dapat sila yung maging servant, kasi nga, dapat maging servant sila ni Lord, eh parang gusto nila sila yung maging master, sila yung naitataas, hindi ang Diyos. Amen? Kaya pinag-iingat ng Panginoong Jesus ang mga tao sa mga ito, na para na sinasabi niya, eh, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Amen? Wala mang maitatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Sikreto
Naniniwala ba kayo na ang sikreto ba ay maitatago habang buhay? Possible. Maaring meron kang ginawang kasalanan na naitago mo buong buhay. Ibang namatay ka na, hindi wala pang nakalam. Pero kahit anong gawin natin, may nakakalam. Which is yung dakila nating lumikha. Ang ating Diyos. Siya ang nakakaalam ng ating sikreto, kung ano yung mga ginawa natin, kasalanan, kung ano yung mga bagay na hindi natin ipinapakita sa tao, pero alam na alam yun ng Diyos. Kaya, wala tayong maili, hindi natin pwede sabihin ni kay Lord na, Lord, hindi ko yung ginawa, ah. O Lord, hindi ako yan, ah. Hindi yun. Batid ng Diyos ang pinagmula natin at paroroonan. Kaya wala tayong may tatakot sa Kanya. Amen? Kasi ang mga tao naman, gumagawa ng masama, nagtatago sa dilim, kasi ayaw nilang malantad ang kanilang mga kasalanang ginagawa. Kaya takot sa liwanag. Amen? Sabi nga ng mabuting balita, anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag. At anumang ibulong ninyo sa silid ay pagsisigawan. Alam niyo, mga kapatid, tayo bilang tayo, araw-araw tayo nagkakasala. Amen? Pero hanggang saan natin dapat bigyan ng limitasyon yung pagkakasala natin. Amen. Kasi dapat dumating na yung time sa buhay natin, lalo na sa panahon na ito, na tinatalikuran na natin yung dilim, which is yung ating mga kasalanan. At pumunta na tayo sa liwanag o sa ilaw. Ay sino ba yung kilala nating ilaw? Ang kilala nating ilaw ay ang Panginoong Hesukristo. So, sabi nga ng Panginoong Hesus, mapalad kayo sapagkat nakikita nyo yung mga hindi nakikita ng iba at naririnig nyo yung hindi naririnig ng iba. Amen. Mahirap kasing maintindihan ang Diyos kung hindi mo siya i-coconnect as spirit to spirit. Hindi ka makakonnect sa Lord ng spirit to flesh eh. Kasi magkalaban yun eh. At isa sa mga ipinapangalan ng Panginoon yung pagpapaimbabaw, pagkukunwari, panging magkakapagkunwari tayo sa ibang tao, maluloko natin ng ibang tao, mapaplastic natin ang ating mga sarili, pero hindi ang Diyos. Huwag nating gayahin ang mga pariseyo na panlabas lang. Sabi nga ng Panginoong Hesus, para kayong mga nicho na mapuputi lang sa labas, pero sa loob, punong-puno kayo ng kabulukan. Ganun ba tayo na maaaring physically, ang ganda mo, ang lusog mo, ang yaman mo, maaaring artista ka, kilala ka, hinahangaan ka ng mga tao. Kumbaga, when it comes physically, napakaganda mo, pwede kang hangaan. Pero deep inside pala, sa puso nung sikat na tao na yun, eh, may masama pala siya ugali. Which is na-influence pa niya yung kanyang mga followers. At nangyayari yan sa panahon natin, lalo na sa social media. Marami tayong nakikita ang mga artista, politiko, vloggers na ang ganda ng mga ipinapakita nila physically. Amen? Which is wala rin masama eh. Kung gusto mong maging presentable, gusto mong meron ka lang introduce na produkto na nakakatulong sa'yo, eh hindi naman masama yun eh. Kaya lang ang nagiging masama, nagagamit yun bilang maging plastic o mapagpaimbabaw na ay puro lang pala katabang lupa yung ipinagmamayabang mo. Ipinagmamalaki mo. But deep inside pala, magagalitin ka. Tatanim ka ng galit sa kapwa mo. Deep inside pala, gumagawa ka ng mortal sin. Eh, naku, ang ibig ko sabihin. Sa atin lang eh. Makikita natin at masasabi natin sa sarili natin na alam natin kung ano yung mga kaplastika natin sa ibang tao. Minsan nga kaplastika natin sa ating sarili. Bakit? Because of pride. Pride. Amen? Pinaplastic natin ang ibang tao because of pride. Yung iba naman, nagkukunwari. Para halimbawa, manalo sa eleksyon. Nagkukunwari yung mabait, matulungin. Mapag-ibabaw ba? Amen? At kahit naman tayo mismo mga tao, ayaw natin ng ganong klase. Ayaw natin ng plastic na tao. Amen? So, lalo na ang Diyos. Sapagkat si Kristo ay isang totoong Diyos. Totoong nagkatawang tao. Totoo yung mga pinapakita niya. Totoo yung mga pagsunod na ginawa niya sa kanyang ama, sa ating ama sa langit. Walang kaplastikan, walang pagpapaimbabaw na ipinakita ang Panginoong Hesus.
Mula na siyang isinilang hanggang sa namatay at muling nabuhay, lahat yon 100% totoo. Pagmamahal, walang pagkukunwari. At yun ang gusto ng Panginoong Jesus na iparating sa bawat tao. Na kung lalapit ka sa Panginoon, dapat totoo ka. Hindi yung lalapit ka dahil may dahilan ka lang, o lalapit ka o naglilingkod ka sa Diyos, gagamitin mo yung gawain sa Diyos para plastikin ang Diyos, ang tao. Amen, sayang yung paglilingkod. Dapat kung naglilingkod ka sa Panginoon, totoo ka na. Kung naglilingkod ka sa Panginoon, dapat hindi ka plastic, kasi dapat maging faithful servant tayo. Hindi tapit nating ini-stab patalikod ang Diyos. Na minsan mabait ka, minsan salbahe ka, ayaw naman ng Diyos yung gano'n gusto ng Diyos. Kung mainit ka, mainit ka. Kung malamig ka, malamig ka. Ayaw ng Diyos yung nasa gitna ka. Ayaw ng Diyos yung maligamgam ka. Isusuka ka niya. Pero yung pagiging totoo natin, yun ang dapat natin ipakita sa Diyos. Kasi, although hindi naman talaga ganun kadali na nasa dati kang masama, dati kang maraming ginagawang kasalanan, tapos nagbabalik loob ka sa Diyos, it takes a lot of courage. Kasi lilinisin mo, magpapalinis ka sa Diyos eh. At darating ang mga pagsubok na maglilinis, magtawag din, kung ang ginto ay, di ba, inaano sa apoy. Dinadalisay. Para maging dalisay. Maging totoo. Hindi peke na ginto. Ganon din ang ating pananampalataya. Ganon din ang ating relasyon sa Diyos. Ganon din dapat ang pag-ibig natin sa Diyos. Sapagkat ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay perpekto. So, perfect love, tapos pagpapakitaan natin, babalikan natin ng fake love. Amen. So, isa yun sa mensahe ng Diyos. Sa araw na ito, yung suriin natin ang ating mga sarili. Ano ba yung mga naging pagpapaimbabaw ko sa aking Diyos? Ano ba yung mga dapat kong tanggalin, kaplastikan sa aking mukha? Kasi, nagiging mapagpaimbabaw tayong tao kapag kapag halimbawa kamukha ng sinasabi ng Panginoong Jesus na alam mo yon, yung demonyo kumikilos siya sa pamamagitan ng pagpapakunwari. Kunwari, kasi ang Diablo, mapagkunwari yan para maling lang tayo eh. Para yung magiging tupa, pero nagtatago lang siya sa katawan ng tupa. Pero totoo niyang pagka inalis mo yung maskara niya, siya ay isang asog lobo na talagang lalapain tayo ng buong buo. Yun, isa sa mga perpektong halimbawa ay si Satanas, na laging pinaplastic tayo, lagi tayong binubulungan na, sige, gawin mo yan, sabihin mo yan. Amen. O kaya, may mga bagay sa paligid natin na pinapakita ni Satanas na masarap, maligaya, makakapagbigay na kasiyahan sa atin. Kamu halimbawa ng kasikatan, pera, kayamanan. Paplastikin tayo ng Diablo dyan, iaalok sa atin yan in a beautiful package. Magandang balot ng regalo, ibibigay sa atin. Siyempre, bilang mga tao na di ka sa makasalanan, matutukso tayo. Pero hindi natin alam, pinadadama lang niya tayo para tayo mahulog sa pagkakasala. Amen. Napakahalaga na masuri natin ang ating mga karakter. Amen. At lagi nating tatandaan, ayaw ng Diyos ang mapagkunwari. Ayaw niya yun. Tayo'y dadalhin sa impyerno kapag ganyan, sapagkat ang mabuting balita ay katotohanan. Never na plastic ang daily gospel. Kaya, we have to say sa ating mga sarili na, yes Lord, na plastic kita itong araw na ito. Nagkunwari ako. Ihingin natin ng tawad. Sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. At kapag nagpatawad ang Panginoon, lumilimot. Ayun, isa pa nga pala. Pagdating sa pagpapatawad, marami sa atin ang mapagpaimbabaw. Hindi man natin na hindi, na minsan sasabihin natin, oh, napatawad na kita. Pero sabi nga eh, wala yung sinasabing forgive and forget. Dapat natin tularan ng Panginoong Jesus na nung tayo ipatawarin sa ating mga kasalanan, binuran na yun. Lagi natin tatandaan na gagawa ng paraan ng Diablo para tayo'y konsensyahin sa dati nating mga kasalanan. Maniwala tayo, manalig tayo sa Diyos na kapag humingi tayo ng
tawad sa kanya na yung bukol talaga sa puso, kasi di ba natin mapaplastic ang Panginoon eh, kung alam niya, alam naman niya kung totoo hindi yung paghingi mo ng tawad eh. Lagi natin tatandaan na pinatawad na tayo, lalo na kung nasa room of confession ka, nag-confess ka sa pare, lalo na nandoon yung grasya ng pagpapatawad ng Diyos. So pag pinatawad ta, alam niyo ang quality ng pagpapatawad ng Panginoon ay 100% pure. Pinatawad tayo sa kasalanan ito, tapos, burado. Binibigyan tayo ng pagkakataon na magbago. Eh tayo mga tao, ano eh, hindi natin nagagawa yon. Para bang, sige, pinapatawad kita, pero ano, nakarecord sa isip ko yan. Pag ginawa mo uli yan, ha? Isa yung mga mag-asawa, no? Magpapatawaran, pero pagka naulit na naman yung nangyari, nag-umpisa na naman yung away. Tapos ang masama pa nito, yung dating away na tapos na, nababalik pa, nadadagdagan. So, dapat tayo maging hindi mapag-imbabaw. Forgiveness is the reason why Jesus died on the cross. So, kailangan yung forgiveness natin, genuine, dalisay, totoo. Alam naman natin na ang Diyos lang may karapatang magparusa at maghusga. So, marami pang sinasabi ang salita ng Diyos tungkol sa pag huwag maging pagpapag-imbabaw. Yun nga, sabi ko yung kailangan yung forgiveness natin, hindi pagpapaimbabaw. Yung pagmamahal natin sa ating kapwa, hindi dapat pagpapaimbabaw. Yung mga mabuting gawa natin sa tulong ng Diyos, hindi dapat yung pagpapaimbabaw. At binigyan tayo ng babala dyan. Actually, ang salita ng Diyos ay warning. Hindi lang siya pangaral ng isang ama sa langit. Babala. Simpleng-simple. Sa labas lang, makita mo, may warning. Bawal magtapo ng basura. Bawal tumawid, nakakamatay. Bawal magsigarilyo, magkakancer ka. Ano yung nalagyan ng sigarilyo, no? Ngayon, meron pang picture ng mga iba't ibang klaseng sakit. Pero may pumibili pa rin. Amen? Ibang, alam mo nang bawal, pero ginagawa mo pa rin. Hanggang sa magkasakit ka na. O, pag nagkasakit na, tsaka natitigil, tsaka na magsisisi, eh samantalang nabigyan na ng babala ng salita ng Diyos bago pa mangyari yon. Kaya kailangan lamang talaga na maging pure tayo sa pagsunod natin sa Panginoon. At yung pangalawang part ng gospel, yung ang dapat katakutan. Katakutan. Ikaw, ano, saan ka ba natatakot? Ano ba yung fear mo sa buhay? Lahat tayo may takot. Amen? Lalo na kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon. Lalo na kung wala tayong totoong relasyon sa Diyos. Yung takot, madaling pumasok yan. At gustong-gusto ng Diablo yung takot na itanim sa puso nating mga tao. Sapagkat kapag ang tao ay natakot na, doon magpo-focus ang kanyang atensyon sa takot. At unti-unti hindi niya napapansin, nawawala ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos, ang pag-asang ibinibigay ng Diyos. Kasi nga, na-occupy na ng takot eh. Ang tanong, bakit ka ba natatakot? Natural lang bang matakot ang tao? Yes, natural na matakot ang tao kasi tao tayo eh. Natural bang magalit ang tao? Yes, natural kasi tao tayo. Ang hindi natural ay yung nakakilala ka na sa Diyos pero napupuno ka pa rin ng takot. Nakakilala ka na sa Diyos pero napupuno ka pa rin ng galit. Amen. Kailangan natututo na tayo na lumaban sa mga fears natin sa buhay. At hindi natin magagawang labanan yan kung hindi natin sandata ang salita ng Panginoon. Kaya nga, napakaganda na alam natin kung sino si Kristo. Halimbawa, no, naalala ko yung senaryo na kung saan ang Panginoong Jesus ay nasa bangka, kasama niya ang kanyang mga alagad. At pumapalaot sila, biglang lumakas ang hangin, biglang lumakas ang ulan. Pumapasok na yung alon ng dagat, no? Tubig dagat doon sa loob ng bangka. Eh, natutulog ang Panginoong Jesus. Ay, sabi ng mga alagad, kising, Panginoon, lulubog po tayo. Lulubog po tayo, pasok na tayo ng tubig dagat. Pagbisig ng Panginoon, sabi niya, na ang liit ng inyong pananampalataya. Natatakot kayo? Alagad na niya yun, ha? Ano ibig sabihin ng kwento na yun? Ibig sabihin, sa bangka,
sa bangka na pwede mag-represent ang buhay natin, kamusta na ba ang bangka ng buhay natin? Sino ba ang nagsasagawa? Sino ba yung captain? Ang Panginoong Yesus. Yung mga alagad tayo nag-represent nun. Kung ang mga alagad na malapit na kay Jesus, eh nagkaroon pa ng takot na naramdaman. Tayo pa kaya kung di tayo may relasyon sa Panginoon? Sa buhay natin, lagi natin kasama ang Diyos. Nandiyan lang ang Diyos. Pero takot pa rin tayo. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag pala tayo ay nakakaramdam ng takot, sinasabi sa atin ng Diyos, ang liit naman ng pananalig nyo. Andito na ako, ang liit naman. Amen. O kung minsan, mas masama pa is wala ng pananalig. Sabi nga dito sa Bible, sa Gospel, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. At pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Amen. Kala natin, ang nakakatakot yung bang mga taong minasakir, mga taong minurder, chinap-chap, mga taong sinaktan, binugbog. Kala natin, yun na yung nakakatakot na parte ng buhay natin na pwede mangyari sa atin o pinatay halimbawa yung mahal natin sa buhay. Masakit yun, ha? Nakakatakot yun na mangyari sa buhay mo. Pero sabi ng salita ng Diyos, hindi dapat yun ang talagang dapat nating katakutan. Kundi yung pumapatay ng katawan. Tapos, nagbubulid pa sa impyerno. Yung katawang lupa natin, whether we like it or not, kahit anong alaga natin dyan, may katapusan, mamamatay ang katawang lupa. Pero dapat yung spirito natin ay buhay. Amen. Bilang tao, binubunga tayo ng katawan, lupa, spirito. Hindi pwedeng puro katawang lupa lang yung buhay. Kailangan, buhay na buhay din ating spirito. Para kahit mamatay man tayo, mabubuhay tayo muli. Kasama ang Diyos. Yun ang mahalaga sa atin eh. Ano nga yung kahalagahan na physically, buhay ka, kumikilos ka, pero patay ka pala spiritual. At yun ang ginagawa ng mabuting balita. Gusto tayong buhayin spiritual sapagkat para tong maintenance na kailangan natin i-take every day. Kaya pag hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos sa bawat araw, manghihina tayo pag dumadating ang tukso. E paano kung ang tukso ay galit? Pangangalo niya? Pagsisinungaling? E talagang pamamatay tayo spiritually. So, hindi siya nakikita physically. Kaya lang, yun nga, ano ba ang madalas na klase ng takot? Yung pagiging matatakutin natin o takot natin sa mundo. Usually, ang lahat ng takot ng mga tao ay tungkol sa mundo, tungkol sa mga material na bagay, tungkol sa mga mangyayari sa mundo, tungkol sa mga kawalan. More of material things. Ay, natatakot ako kasi nawalan ako ng trabaho. Ay, natatakot ako kasi may sakit ako. Ay, natatakot ako kasi ayoko na magmahal muli kasi nabigo na ako na maraming beses. Ay, natatakot ako kasi hindi malakas ang loob ko. Yung ba? Kasi ang takot, depende mo yan sa nararamdaman mo, sa kakayanan mo, sa gusto mo. Yung natatakot ka talaga. Pero may sagot sa takot. Merong sagot sa takot. At ano yung sagot ko sa takot? Pag-ibig. Sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang lahat ng uri ng takot. Kapag ikaw ay may pag-ibig, mas iisipin mo yung lumaban, umasa. Kasi pag-ibig na yan eh. God is love. Kapag yung pag-ibig ay nasa puso natin, matatakot ka ba? Merong ang iba dyan, lumalaban sa pag-ibig eh. Hindi natatakot. Eh kaya lang, hindi nga lang na nagagamit sa disadvantage na sa sobra namang nasobrahan naman sa hindi natatakot eh gumagawa na ng masasamang kasalanan. Halimbawa, pangangalo niya, lakas ng loob na mangalo niya kasi hindi na natatakot sa Diyos eh. Wala nang kinatakutan at ayun ang mahirap.
yun ang papatay sa ating kaluluwa, yung hindi na tayo na natatakot na gawa ng masama. Amen. Yun ang mahirap. Parang sinasabi na natin na, ay Lord, nung gagawin ko to kung anong gusto ko. Kung anong makakapagsaya sa akin. At nangyayari yan sa atin ngayon, lalo na sa social media. Madami na ang walang takot na ipinagmamalaki yung mga masasama, yung mga karumagduman, yung mga hindi kalooban ng Diyos, ipinagmamalaki. Wala lang takot sa puso nila na baka na ano ka na ang Panginoong Jesus, hindi ko na nasusunod. Yung bang nagahari na sa kanila yung kanilang makalaman na mga gawain. Amen. Kailangan na natin tanggalin yung takot na yan. Kasi yung takot, kapag hindi natin inalis yan, yan ang magiging master natin. At magiging alipin tayo ng takot. Minsan may gusto kang gawin sa buhay mo dahil sa takot di mo na magawa. Halimbawa, ang dami mong kotse, mayaman ka, pero takot kang mag-drive kasi baka mamaya mabangga ako, makabangga ako. Amen? Eh, sayang naman. Nasa iyo na yung oportunidad. Kaya lang, nadaig ka ng takot, di mo nagawa. Amen? Marami pang takot sa ating buhay na nagiging master na natin. Tayo na yung sumusunod. Kaya tuloy, minsan walang nararating ang isang tao dahil yung takot niya nandito sa puso. As long as alam mong wala kang ginagawang masama, as long, ibig kong sabihin dun sa hanggat maaari na alam mong wala kang ginagawang masama, ibig sabihin, masama na ayaw ng Diyos ha. Kasi maraming tao ngayon na gumagawa ng masama, pero ang katwira nila, wala naman akong ginagawang masama. Ang mga desisyon natin, ang sinasabi natin, kung hindi yan naka-align sa utos ng Diyos, noong kamatakot, kasi magbubulid dyan sa atin sa impyerno. At ibang klase magtrabaho ngayon ng Diablo, online. At hindi porke ginagawa ng maraming tao ay tama. Hindi porke maraming mag-asawa ang naghihiwalay, tapos makikisama sa hindi asawa, ibig sabihin nung tama yon? Kalooban ng Diyos yun? Tadhana ng Diyos yun? I don't think so. Dahil ang gusto ng Diyos ay isang pamilya na buo, nagmamahal ng mag-asawa, dahil meron tayong tinatawag na sakramento ng kasal. Pero wala nang takot ang mga couples ngayon. Maghihiwalay sila, tapos kukuha sila ng ibang partner. Tapos, sasabihin nila na, ay, hindi kami magkasundo noong una eh. Tapos, marami nang gumagawa nun. Pati sa mga sikat na tao. So, anong nangyayari? Nagkakaroon tuloy ng nakas ng loob yung mga followers kasi yung idol nila, ginagawa yun. O kaya halimbawa, yung mga babae sa babae, lalaki sa lalaki, nagkakaroon na sila ng lakas ng loob na magkaroon ng relasyon at ipagmalaki yun sa social media kasi nga, lalo mo silang sinasaktan na ibang tao. Sabi nga, love wins, kapatid. Ang salita ng Diyos ay hindi mapaghusga. Sinasabi ang mga salita ng Diyos kung ano yung hindi at bawal na dapat gawin, na matakot tayong gawin kasi mahal tayo ng Panginoon. Kung ang salita ng Diyos ay mapaghusga, matagal na tayong patay o nasa impyerno. Ang salita ng Diyos, habang naririnig natin habang buhay tayo, ay nagpapakita ito ng ano, yung pagmamahal ng Panginoon. Alam mo yung tatay o nanay na sasabihin sa anak na, anak, masama yung ginawa mo, huwag mong gawin yan ha. Eh kung walang pakialam yung magulang, bahala ka sa buhay mo, kung saan ka masaya. Amen. Kaya nga, mag-ingat tayo sa henerasyon natin ngayon. Sabi nga ng Panginoon, itong henerasyon na to ay evil generation. Masasama. At kitang-kita natin sa social media, ba't ko lagi nababanggit ang social media? Kasi yan ang mabilis na paraan ng Diablo para tayo lokohin. If God is love, gagamitin din ng Diablo yan. Sasabihin din niya sa iyo na, sige, makikabit ka sa hindi mo asawa, love yan eh. Love wins. Kahit sinabi ng Diyos na ang babae at lalaki, magparami kayo, humayo kayo. Eh ngayon, lalaki sa lalaki, babae sa babae, paano sila magpapahayo? Paano sila dadami? Paano na yung mga kabataan na susunod na, paano mo explain sa kanila na, oh,
Bakit yung mga magulang ko parehong lalaki, parehong babae? Yun po yung reality ng life na ginagawa ng marami na ayaw ng Diyos. Yes, ang Diyos lamang ang pwedeng maghusga. Pero wala pa tayo sa part na yan eh. Wala pa yung last coming eh. Nasa part pa lang tayo na pinapaunawa pa sa atin ang salita ng Diyos. Yung mga takot at hindi natin dapat katakutan. At ang paggawa ng masama na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, ang dapat natin katakutan kasi naghihintay sa atin ang parusa ng impyerno. Bakit malalakas ang loob natin? Bakit hindi mga ibang tao hindi takot sa paggawa ng kasamaan? Kasi, because of pride. Darating ang panahon na hindi naman niniwala ang tao sa salita ng Diyos. Ang paniniwalaan na nila ay yung kanilang gustong mapaniwalaan. Gustong marinig. Yung mga divorce, yung mga abortion sa ibang bansa, inaano na nila yan, ina-approve na nila. Wala nang takot ang taong pumatay ng sariling anak. Mga ina na pagkatapos isira, itatapon sa basura yung baby, samantalang maraming mga couples sa gustong magampon. Ano pa yung mga kasalanan na ginagawa ng tao na hindi sila natatakot? Yung marami, no? Pangangalo niya, abortion, divorce, yung suicide, yung pagpatay sa sarili, yung wala ng takot, no? Nasobrahan na, wala ng pag-asa. Eh, yan ang gusto ng Diablo. Sapagkat ang trabaho ng Diablo ay nakawan, sirain at patayin ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya kapag nakikita niya na, yan pala ang takot mo, ha? Matukso ka nga dyan. Amen. Huwag tayong matakot na ipagpalaki ang Diyos. Huwag natin tayong matakot na i-share ang mabuting balita sa ibang tao. Hindi nga tayo takot gumawa ng masama, pero pagdating sa Diyos, takot tayong magsalita. Takot tayong mag-share tungkol kay Kristo. Kaya nga, itong mabuting balita, sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay, ay may kapangyari pang magbulid sa impyerno. Amen. Pumatay ka na halimbawa ng kapwa mo, kaya sa impyerno ka na nun. Kung naapos sa abutan ka ng kamatayan mo, sa impyerno ka na nun. Pero hanggang tabubuhay nga tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabalik loob. Kung hindi pa tayo abutan ng last coming, kung hindi pa tayo mamamatay anytime. Pero kung naabutan tayo ng kamatayan sa oras hindi naman natin talaga alam at hindi tayo nakapagbalik loob sa Diyos, alam na naman natin kung saan tayo dapat mapunta. At yun nga, sabi ay ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Ang Diyos ang dapat niyong katakutan. Siya lang. One and only. Siya, ang Diyos lang dapat natin katakutan. Yung klase lang takot na sinasabi niya na yung divine fear. Yung natatakot tayo sa Diyos, hindi dahil sa takot tayo sa Kanya na, yung alam mo, kasi may takot na ayaw mong gawin kasi baka masaktan ka. Hindi. Takot kang gawin o takot ka sa Diyos kasi mahal mo siya. Kasi gusto mong musunod yung kalooban niya. Kasi bilang ama sa langit, tayo yung mga anak, takot kang i-disobey siya. Yun yung klaseng takot. Takot na may pagmamahal. Kasi kapag takot, sa pamilya lang natin eh, kung mahal mo ang mga anak mo eh, takot kang saktan sila. Eh di lalo na pag sasaktan sila ng ibang tao, lalong nakakatakot yun. Eh how much more pa kaya ang Diyos? Ang saktan natin. Matakot tayo sa Diyos kasi Siya ang may likha ng lahat eh. Pwede niya tayong parusahan. Pwede niya tayong pagpalain. Ang takot sa Diyos ay pagdidisiplina. Ang takot sa Diyos ay pagtutuwid. Amen. Hindi ba pinagbibili sa halagang 2 pera lamang, 5 maya? Gayon man, kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Totoo yun. Mas mahalaga pa tayo sa mga hayop, halaman, pinaka-special nga tayo ng likha ng Diyos eh. Maging ang numbers ng buhok natin, bilang ng Diyos, walang makakaligtas. Kaya nga, huwag tayong matakot. Maraming beses,
na binanggit sa Biblia ang salitang huwag kayong matakot. Amen. Huwag kayong matakot. Matakot tayo pag tayo ay nagkakasala sa Diyos, kapag hindi tayo sumusunod ng kalooban. Yun ang mga dapat nating katakutan paggawa ng kasalanan. Kasi mahalaga tayo sa lahat. Mahalaga tayo sa Diyos. Kamukha ng Panginoong Hesus na hindi siya natakot na sundin ang kalooban ng Ama sa Langit kahit alam niya na anak siya ng Diyos, tapos ganun ang magiging kahinat na niya, papatayin, ipapako sa krus. Kung nakaya ng Panginoong Hesus, kaya din natin sa tulong niya. Kaya kung ano po may yung takot na nararamdaman natin ngayon, tanggalin natin yan in Jesus name. Kasi nakakagulo yan sa pananampalataya natin sa Diyos. Minsan nga, yung takot mo, sa susunod pang buwan, sa susunod pang taon, takot ka na eh. Ngayon pa lang, takot ka na eh. Hindi ka na makakilos. Amen. Nabablock ng fear. Eh, yung takot na yun, minsan nanganganak pa yun ng depression, anxiety. Kaya nga, dapat maging laman ng ating isip, yung mga bagay na kapuri-puri, malinis, marangal. Amen. Upang sa ganun, napapalitan yan. Walang, tsaka pag may pagsubok kayo, lahat yan mayroong solusyon. Huwag nating takutin ang ating mga sarili. Yung free will natin, ibigay natin sa Panginoon na puno ng katapangan. Kailangan natin maging matapang kasi nabubuhay tayo ngayon sa last day, nabubuhay tayo sa spiritual warfare. Araw-araw may digmaan tayong spiritual, which is hindi natin nakikita yung ating kaaway, ang Diablo. At ang Diablo, isa sa mga pana na kasamaan na ipinapana niya sa atin ay yung takot. Amen. Nawa, mapawiin ng pag-ibig ng Diyos ang anumang takot. Huwag kang magtakot na muling magmahal. Huwag kang matakot na muling magpatawad. Huwag kang matakot sapagkat yan ang gusto ng Diyos. Maging matapang tayo. Baunin natin ang baluti ng kanyang mga salita upang sa ganun na makita sa atin ang katatagan, ang katapangan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo pa magkaroon ng closing prayer. Muli, Ama sa Langit, marami pong salamat sa binhi na itinay mo sa puso namin ngayon na dapat ang takot ay iniwawaksin namin sa pangalan mo, sa tulong mo. Yes, Lord, marami kaming takot sa buhay, pero dahil ikaw ang kasama namin, ikaw ang mag-aalis nito, basta isuko lang namin ng buong puso ang lahat ng nagiging hadlang, nagiging takot namin sa buhay. Nawa ang mga babala mo sa mga pagpapaimbabaw ay may tanim sa puso namin, lumago, may sa buhay at may bahagi sa iba. Sorry Lord sa mga tayo na naging napag-imbabaw kami. Sorry Lord sa mga pagkatong natakot kami. Nakalimutan namin na mas may malaki na Diyos sa takot. Mas malaking Diyos sa mga bagay na nakanghihinaan kami ng loob. Lord, dinadalangin ko po ang lahat ng taong may takot ngayon. Tupuin mo sila, Panginoon. Iparamdam mo po sa kanila na nandiyan ka upang pumawin ng anumang klaseng takot sa pamamagitan ng pag-ibig mo. Yes, Lord. Napakabuti mo. Ikaw ang gawad naming spiritual sa takot, sa galit, sa anumang mga kasalanang magagawa namin. Dalangin ko din po ang buong mundo, mga giyera sa ibang mundo, maraming takot na spread, Lord, ngayon. Mga pagtaas ng bilihin, nawalan ng trabaho, ang sirang relasyon. Lord, ipinalalangin ko na ipuhin mo po sila na magkaroon ng lakas ng loob. Upang sa ganun, ang takot ay tuluyan ang mawala sa kanilang buhay, sa aming buhay. Matakot kami, Lord,
sa iyo. Isang uri ng takot na may pag-ibig. Isang uri ng takot na may pagsunod. Dahil ikaw ay isang ama naming nagmamahal ng lubos. Naway magbago kami sa tulong mo, Panginoon. Kapag ang takot ay wala na, ikaw ang maghahari sa aming puso. Ang kapayapaan. Ano man ang karamdaman natin, in Jesus' name, may ito na kagalingan. Ama namin sa masalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pahinturo sa tukso. Yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa mensahe ng Panginoon. Isang pagkain espiritual tungkol sa takot at pagbababala sa atin na huwag tayo maging mapag-imbaba o kamukha ng mga pariseo. Kung gusto niyo po mag-nood ng Daily Gospel, mag-replay, pwede po kayong pumunta sa aking Facebook account or sa YouTube channel ko po na Angelica Adorde. Pa-subscribe na rin po para in the future makapag-live po tayo sa YouTube ng Daily Gospel. And invite ko po kayo na pwede po kayong mag-send sa akin ng PM ng mga prayer requests nyo, Thanksgiving, sa group chat ng Word of God. Pwede ko rin pa kayong i-add kung gusto nyo o kung may kakilala kayo. Amen. Dito po sa GC namin, pwede po kayong mag-post ng anything about God. Pwede din po kayong mag-ask ng prayer. Pwede din kayong mag-live. Kung meron kayong mga Facebook live na tungkol sa Diyos, pwede nyo i-send doon sa GC. Amen. For the glory of the Lord. Please share the Friday Gospel. Amen. Sana hindi, bago matapos, tapos na kayo yan. Ilang minuto na lang. 5 minutes na lang yata. Matatapos na itong Saturday, October 20. I-share natin itong Gospel. Sa timeline natin, no? Maganda kasi yung timeline natin, nakikitaan ng mabuting balita. Eh. O kaya, sa ibang social media, sa YouTube, sa TikTok, basta tungkol sa Diyos, i-share nyo yan. Sa timeline nyo, o kaya sa mga group chat no. Kasi, pagsunod yan, sa utos ng Diyos na ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. Kaya, share the Daily Gospel. At, bago tayo matulog, salamat tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad. Amen. At, kulolobin ng Diyos na ibigay ang October 21, 2023, Saturday Gospel. Makakasama po natin si Brother George Menjoro. 6 o'clock in the evening po. Alas 6 tayo bukas ng gabi. At ang pagninilayan natin ay mula sa pagbasa kay San Lucas, chapter 12, verse 8 to 12, ang tungkol sa pagkilala kay Kristo. Sana magkaroon tayo ng desire na lagi makinig ng mabuting balita. Sa 24 hours na ipinatulog sa atin ng Diyos, ano ba naman sandali para naman po yun sa atin. Maraming maraming pong salamat, and to God be the glory.